na atin yung kamtan. Ang langit na kaharian, pamana ng amang mahal. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao, "Lalapit sa akin ang lahat ng ibinibigay sa akin ng Ama, at hindi ko itataboy ang sinumang lumapit sa akin. Sapagkat ako'y bumaba mula sa langit, hindi upang gawin ang kalooban ko, kundi ang kalooban ng nagsugo sa akin. At ito ang kanyang kalooban, huwag kong pabayaang mawala kahit isa sa mga ibinibigay niya sa akin, kundi muling buhayin sila sa huling araw. Sapagkat ito ang kalooban ng aking Ama. Ang lahat ng makakita at manalig sa anak ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. At sila'y muli kong bubuhayin sa huling araw." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Maupo muna po ang lahat. Good afternoon po sa inyong lahat. Mga kapatid, napakarami natin ngayong tanghali dahil marami pa rin ang walang pasok. Kaya sama-sama sabay-sabay nating papurihan, pasalamatan ng ating mahal na pong Jesus Nazareno. Isang mas malakas na palakpak ng papuri at pasasalamat sa Kanya. No? Pero alam ho ninyo, yung lakas, yung ingay ng palakpak natin, kung ating pong titignan ang araw na ito, magagalit sa atin ang matatanda. Dahil araw ng mga patay ngayon. Sabihin kayo talaga, ang ingay-ingay nyo, may patay. Ganyan ang ating paniniwala. Ngayon ay November 2, araw ng mga patay. Ito yung araw ng mga patay, All Souls Day. November 1 kahapon, All Saints Day, Todos los Santos, araw ng mga banal. Pero itong tatlo o dalawang araw na ito ay mayroong kaugnayan sa isa't isa. Balik tayo ng konting katesismo natin. May tinatawag tayong tatlong estado ng simbahan, 3 states in the church. Ito yung tatlong estado ng buhay natin bilang miyembro ng simbahang Katolika. Meron tayong tinatawag na church militant, may church suffering, at church triumphant. Kahapon, inalala natin ang mga miyembro ng ating simbahan na kasama sa church triumphant. Ito yung mga yumaunang miyembro ng ating simbahan nang nagtagumpay sa kanilang buhay dito sa mundo, ang kapalit, langit, araw ng mga banal, ang mga nagtagumpay. At ngayon, ados ng Nobyembre, inaalala pa natin yung mga iba pa nating kapatid na yumauna na hanggang ngayon ay hinahanda pa ng Diyos upang linisin pa at maging karapat dapat nang pumasok sa langit, the church suffering. Inaalala natin ang mga yumaon nating mahal sa buhay. At sino yung church militant? Tayo. Tayong mga lumalaban pa. Tayong mga naglalakbay pa.
tayong mga binibigyan pa ng pag-asa. November 2, nakita ko sa aking FB account, birthday ngayon ng aking journalism teacher nung elementary. Nasa abroad na siya ngayon, si Ginang Evelyn Andan. Sa Filipino, teacher ko sa journalism nung elementary. Ako ay nagsusulat noon, lumalaban sa contest, lathalain, feature. Pero elementary at high school, yan ang aking nilalabanan, lathalain. Pareho lang sila ng sinasabi. Sabi ng mga teacher ko sa pareho, elementary, high school, journalism. Sabi nila, alam mo Hans, ang ganda ng mga sinusulat mo. Pero alam mo, talo ka kagad pag nakita ng judge ang sulat mo. Ang pangit. Pangit kang sumulat. Pero maganda ang sinusulat mo. At alam mo ninyo mga kapatid, ang buhay ng tao ay isang kwentong sinusulat natin sa mundo. At ang ginugunita natin ngayon, kamatayan, ay bahagi ng kwento ng buhay ng bawat tao. Kaya ano ang tawag natin sa kamatayan? Ang huling yugto ng kanyang buhay. The last chapter. At katulad ng iba't ibang kwentong nabasa natin sa mundo, natutunan natin nung nag-aaral tayo, merong nobela, may long story, may short story. Ganon din ang buhay ng tao. May mga taong nabubuhay ng may mahabang kwento. Pero sa panahon ngayon, dahil na rin siguro sa lifestyle, dahil na rin siguro sa mga natututunan, parang dumadami na ang short stories sa mundong ito. Kaya nga sa mga matatanda, sasabihin natin, matanda na ako, malapit na ako. Diba, ganyan ang sinasabi nyo lang sa mga anak nyong matigas ang ulo, ikaw talaga matanda na ako, pag ako nawala, kawawa ka. Diba, sounds familiar. Pero hindi tayo makakasigurado. Paano kung umabot ka pa ng 98, 99? At sa mga bata pa, huwag mo sabihin, bata pa ako, matagal pa ako, are you sure? Tignan mo nga ginagawa mo sa katawan mo. Yang bisyo at luho mo, sa tingin mo, 40, aabot ka pa, baka hindi na. Pero ang buhay ng tao, parang kwento, hindi pahabaan, hindi patagalan, hindi payamanan at pasimplihan. Tandaan natin, nobela man o short story, laging hahanapin natin ang moral values. Lagi nating hahanapin ang aral ng kwento. Kaya nga ito sa ating mga pagbasa ngayon, ipinapaalala sa atin na ang kamatayan hindi kinakatakutan. Noon, lalo na bago si Kristo, ang kamatayan ay mukha ng isang parusa. Pero dahil kay Kristo, ang kamatayan hindi naging kaparusahan. Ang kamatayan ay ginawa niyang kaligtasan. Dahil sa kanyang pag-aalay ng buhay sa krus, sa kanyang nag-iisang kamatayan, naligtas ang tao. Kaya ang kamatayan ngayon, hindi na ito dapat maging mukha ng kinakatakutan, ng iniiwasan. Ayaw niyong pinagkukwentuhan ng kamatayan. Kaya nung namatay siya, nag-aaway-away na kayo. Hindi niyo pinaghandaan. Hindi niyo pinag-ayusan. Ang kamatayan, hindi na kinakatakutan at pinag-aawayan. Ang kamatayan, araw-araw, pinaghahandaan. Kaya nga sabi sa ikalawang pagbasa, nung bininyagan tayo, tayo rin ay namatay kasama ni Kristo. At sa kanyang muling pagkabuhay, tayo ay kanyang iniligtas kasama ni Kristo. May dalawang salita tayong ginagamit tungkol sa kamatayan o pagkamatay. Una, ang tawag natin sa mga namatay na,
na mayapa na. Pumayapa na siya. Sana nga. Sabi ni St. John Paul II, there is no peace without forgiveness. Walang kapayapaan kung walang kapatawaran. Kaya meron tayong mga pamisa sa patay. Sapagkat ipinagdarasal natin sila na sila man ngayon ay nasa purgatorio, hinahanda pa, sana agad na silang makapasok kaagad sa kaharian ng Diyos. Sa tulong ng ating mga panalangin, sa tulong ng magaganda at mabubuti niyong ginagawa. At yun ang mananatiling koneksyon, relasyon natin sa kanilang mga nauna na. Tayong mga nandito pa, may magagawa pa tayo para sa kanila. Ipagdasal sila. Na sana nga mapatawad na kaagad ng Diyos ang ano pang pagkakamali, pagkakasalang pinagbabayaran nila. Tandaan natin yung kwento ni Lazaro at ng mayaman. Pareho silang namatay. Naalala ho ninyo, si Lazaro yung mahirap na naghihintay lang ng mumong mahuhulog. Namatay si Lazaro. At yung mayaman, namatay din. Nakita ngayon nung mayaman, si Lazaro nandun na. At siya'y maginhawa na, samantalang siya'y naghihirap sa kinalalagyan niya. Kaya nung sabi nung namatay, pwede ba bumalik ako at tawagin ko, sabihan ko yung mga kapatid ko? Wala na. No more turning back. Pag natapos ka na dito, tapos ka na. Wala ka nang magagawa. Ang may magagawa pa, ang mga naiwan mo. Kung maaalala ka nila. Kung naging mabuti at tama ang iniwan mong alaala sa kanila. Papayapa ka. Pangalawa, ano pa isang salitang ginagamit natin? Sumakabilang buhay na. Sumakabilang buhay. Kung meron mang gustong ipaalala ang mga namatay na sa atin ngayon, huwag ka masyadong magpakakampante at huwag mo masyadong ine-enjoy ang buhay mo ngayon sa mundo, lalo na yung mga kalokohan mo. One word, mamamatay ka din. Matatapos din tayo sa mundong ito. Nakikidaan lang tayo. Isang mahaba o maiksing stopover lang ang mundong ito. Pero kagaya ng sinabi ng unang pagbasa, huwag kang mag-alala. Walang masasayang sa lahat ng ginagawa mong mabuti at tama sa mundo ngayon. Yan ang magdadala sa'yo sa forever mo. Sa pagkapatuloy na misa natin, mga kapatid, habang ipinagdarasal natin ang kapatawaran, ang katahimikan, ang kaligtasan ng kaluluwa ng mga yumauna, ipagdasal din natin ang bawat isa na sana yung rest in peace hindi lang kapag namatay na. Sana ngayon pa lang nabubuhay na tayo ng payapa. Kung wala kang kasinungalingan, kung wala kang nilalamangan, kung wala kang inaagawan at sinasaktan, papayapa ka. Mga kapatid, ipagdasal natin na huwag lang tayong mabuhay ng mahaba, ng sagana at maginhawa. Araw-araw, sa magandang ugali, sa pagdarasal mo ng tapat, ipagdasal mo rin na matapos ka ng mabuti at payapa. Amen.